yung pagkalabas niya ng pag-accuse ngayon sa kayong dokumento, parang suspect na yun eh. Dahil ano yung motive? Dahil noon, he had all the opportunity to come out nung hindi pa naman siya pinapahuli para ilabas yung dokumento in a formal hearing, which is the Blue Ribbon Committee hearing. Bakit hindi niya ginawa? Bakit ngayon siya lumabas? Nagtataka nga rin ako dahil, okay, nagtatago siya. Pero ano yung motive niya in coming out and accusing President Duterte, no, with a document that he already showed to several officials? May dapat ipagsuspecha doon sa paglabas niya sa ngayon kasi biglaan at parang walang, ika nga, wala namang pighuhugutan. Ano? Sir, napakita lang ba sa inyo ni Acierto mga pictures na kasama ni Presidente yeah. si Michael yan? Oo. Si... Ang sinasabi niya, 2004 pa yon. Sa Davao pa, I think they had an operation, an anti-illegal drug operation in Davao. Merong laboratory and lumabas yung pangalan. But not, hindi direct naman yung implication kay Michael Young. Parang may mga layers pa eh. So sabi ko sa kanya, kung noong 2004, ba't hindi nyo pinailan ng kaso? Kayo nag-ooperate. Hindi niya rin maibigay yung parang nakakasatisfy na explanation. Ang questionable is, bakit ngayon lang? Kasi kung noon pa yung 2004, dapat noon, kung meron talaga involvement, na-determine na nila because nandiyan naman siya sa law enforcement. Tapos lumipas pa yung mahabang panahon pa ni President Aquino. Bakit walang pursuit? No? Ngayon, di ba, most of those who are seeking yung para magkaroon ng investigation, ano, karamihan yung sa opposition din, di ba? Yung karamihan mga liberal party members. So doon pa lang makikita mo na parang may kulay politika na rin. So para lang mawala na yung cloud of doubt na ika nga, mas mainam na talagang magsagawa ng investigation ng at least yung PDEA at magkaroon ng conclusion na medyo maliwanag din, hindi rin yung nakabitin. So sir, hindi masisisi yung presidente kung sabihin nga na yung daw dilawa na posibleng nasa likod nitong biglaang pag-surface at pag-aakusa nitong si Acierto. At the very least, sinasakyan. Hindi ba? As an election issue. Mm-hmm. Obvious naman yun eh, kasi parang iisa lang naman yung linye. No, from Senator De Lima, mm-hmm. from the candidates. Not the whole Liberal Party, but at least yung involved sa election sa May, sila yung nagsasalita tungkol dito. At nasasakyan yung issue.